Hi guys, magandang umaga po. Dito po, nandito tayo sa J&K para kukunin po natin yung parcel. Minsan kasi guys, pag hindi mo pinipick up, pinakansin nila, lalo na dun sa amin na mahina po yung signal. So, ito palang parcel namin ay isang grass cutter. So, ito po yung ginamit namin sa pera na pinadala sa amin ni Tita Heart na para sana sa Mother's Day. At ginawa na namin ito sa project namin na isang mawa. So, ito po guys, yung grass cutter natin. 4 stroke na Honda, pero hindi po genuine na Honda. So, ito po guys ay nakarating na po tayo sa bahay. At ayan, medyo excited na po tayo na mabuksan itong ating mower. Medyo mumurahin lamang po ito. Ito lang po ang nakayanan namin. So, depende na lang siguro sa pangangalaga ito. Isa itong Honda GX35 na clone. So, hindi ito genuine na Honda. I-unbox na po natin at nang mabreak in. At ituturo ko rin po sa inyo kung paano talaga ang tamang pagpapaandar nito. Basta galing pa po sa sealer. Hindi po natin ito pinapaandar ng basta-basta na lang. Kasi pag masisira ay siyempre si sealer naman ang sisisihin natin. Ipapakita ko po sa inyo yung tamang pag-break in ito. So ito po, gamit ng ating cutter ay bubuksan na po natin itong mower na nabili po natin. Guys, na buksan na po natin lahat at i-assemble naman po natin ito. Guys, nabuo na po natin yung mower at ngayon ay lalagyan na po natin ito ng oil. Madali na po itong lagyan para matesting na po natin. Ayan. So, ito yung lalagyan ng oil niya kasi naka 4 stroke daw ito. At ito naman ito ay sa gasolina niya. So unahin natin ito. Meron tayong nabili dito na 40.
So, pag 4 stroke po yung makina nyo ng mower, makina ng mower nyo ay dapat ay ang gamitin nyo ay itong 40 din na pang motorcycle wheel. At dapat po yung wheel niya ay nakalapat naman dito. Hindi po siya lalagpas para hindi po siya mausok. So, lalagyan po natin ito ng bulok. Balansihin lang po natin ito, guys. Dapat naka-clean ito dito. Ganyan-ganyan lang muna natin hanggang sa yung oil niya ay manunuot suot po doon sa lalabay ng kanyang makina. Nakapong lag bearing at saka sa piston. Ganito po ay pagbago yung makina. Hindi po siya basta na pinapandar kagad. Cake lang ng cake. Kailangan pa kasi itong ayan, sakto-sakto na po yung uwi natin, guys. Kick naman ulit tayo, kick lang ng kick. Okay, lalagyan naman natin ito ng gasolina. A few moments later. At ito na po, guys, maanda na po yung mower natin. Yan. Yay! Ang ganda ng panood. So, mamaya ay tignan natin yung oil niya. Yan. So, mali 3 hours na natin ito paanda rin. Yan, kita-kita tayo mamaya, guys. Yan, successful po tayo sa ating mower. Sana po talaga ay magkatagal po itong mower na ito. Depende na lamang po yan sa pangangalaga, guys. Ngayon po, guys, ay natapos na po natin itong mabrick-in. Ngayon ay itatry na po natin ito. Kung talaga bang quality ang product na ito kahit na mumurahin lang. So, titingnan po natin. Yan, guys, na-test na po natin yung machine. At ito po ang kanyang resulta. Yan, medyo malaki na din po yung mower ko. Okay na okay po siya.
siguro sa pangangalaga lang siguro ito, kahit mumurahin lang pero heavy duty siya. Kahit dalawang oras mo pa na ginagamit yan, minyo satisfied tayo. Sana magkatagal po ito sa atin. Yan po. Oh, ba? Malinis na. Yan. Oh. Bukas, baka doon na naman ako sa ibang banda. Yan. Good boy. Kahit picky ka, pero satisfied ako sa trabaho mo. Yan. Talagang matagal ko na talagang na pangarap na magkaroon ng mower, lalong-lalo na po dito sa amin dahil probinsya, marami pong mga damo, so kailangan talaga namin ito. Kaso wala po kami budget, at napapasalamat na rin kami at namigyan din kami ni tita ng 5,000 para sa Mother's Day. Iniisip-isip po namin na ibili na lang po namin ng mower kahit bumurahin lang, para at least ay meron po kaming ma-plantik sa pira po ni tita. So ito po yung pira ni tita na binili po namin ng mower. Yan, mura lamang po ito guys. Ang presyo nito sa genuine na GX35 sa Honda na mower ay times 5 yata yung presyo nito. Pero okay naman. Sana nga lang ay magtatagal to sa amin. Kaya para po magtagal ay ako na lamang po ang magagamit ito. So mamaya po ay darating si Christine at papakita ko po sa kanya yung nagawa nitong mower na namili po namin sa Shopee. So satisfied po ako sa performance ng mower na ito kahit hindi po siya original. At least po ay malakas po siya kasi 4 stroke na po ito. At saka ayan, medyo magaan na din po sa trabaho natin. So maraming salamat po, at i-update ko na lang po kayo sa susunod namin na vlog tungkol pa rin dito sa mower na nabili natin sa Shopee, kung talaga bang matibay siya. Kasi sabi ng seller ay heavy duty po ito at tested na po ito ng maraming mga buyer. So maraming salamat po, at sana magtagal po ito sa atin, at God bless po.